So, ayun, good day mga ka-smiley. Ah. Meron tayo ngayon, Honda Rebel 500. So, ayan. So, ito ay may mga naka-install naman na. Kaya lang, sa ganitong installation, eh, one color lang. Ayan, papansin nyo. So, mahirap mag-trace niyan. So, number one. Although, maayos naman yung pagkakabit. May mga cable ties. Nakabalot naman ng electrical tape. Pero, mas gagandahan natin. Magpapa-upgrade si sir ng PKE, passive keyless entry na para po itong susian niya is hindi na siya magsususi dito para iwas hulog ng susi or iwas laylay. Okay. Baklas muna ako ng konting kaha or tangke. Ito po yung huling gumawa. So dito lang sila nag siksik ito. Ayan. Nagsiksik lang sila dyan. Papunta dito. Para pumunta dito sa relay. Ayan. So, sobrang sikip po ng Rebel 500. So, marami-raming papagawa siya. So, kaya natin yan. So, ito nga pala yung setup natin sa battery side niya. So, nahirapan tayo dahil sobrang sikip ng Rebel 500. Pero, okay naman. Nagawa naman natin ng paraan. So, ganito yung main setup natin. So, itong dalawang white, ito yung ating PKE. Ayan, PKE relays natin yan. Tapos, itong color gray, ito yung ating para sa horn. Then, ito naman yung merong blue na may brown. Ito naman yung sa ating mini driving light, laser gun. Tapos, itong blue na to na may white, ito yung headlight natin. So, kasabay na siya dito. So, ito yung ating all lights relay. Tapos, ito naman yung ating horn, loud horn relay. Yan. So, walang stock horn si sir. Loud horn lang, PIA horn. Ngayon, yung fuse nitong dalawa nung ng all lights relay natin is nandito siya sa yung 7.5 ampere headlight. So, minodify ko na po yan. So, ito, yan. So, 15 ampere na siya. Yan. Yung 7.5 na headlight. Tapos, mapansin nyo, ito, meron dito isang fuse. Yan yung ating horn fuse. Yan. So, original na original pa din. Mahirap lang talaga dukutin ang mga fuse box ng Rebel 500. Pero at least, ayan, maganda at maayos. Yan. Tapos, yung PKE fuse pala natin, ito, yung PKE fuse, nandun naman siya sa clock. Yung 7.5 ampere na clock. Yan, nandyan siya. So, naka-fuse na siya dyan. Then, ito yung ating PKE ECU. Then, nag-modify tayo ng buzzer. Maliit na buzzer. Kasi malaki yung buzzer na original. So, kumuha lang tayo sa computer. Yan. Tapos, ginawa nating buzzer. Para may extra tone lang si sir. Para naririnig niya yung nangyayari sa remote. So, ito yung remote niya. Yan. So, keyless na siya. Passive keyless entry. Pag nagalaw yung motor na malapit yung sensor is mabubuhay yung motor. So, mamaya, i-demo ko yan pagtapos na talaga mamayang gabi. Hapon pa lang eh. Ayan. Then, dito, sa battery side, ito. Kita nyo, walang terminal pin yan. Then, yung negative niya. Ayun. Wala rin terminal pin. So, yung negative ng mga relays is nandito. Diyan natin siya kinuha. Ngayon, yung positive side naman, dito natin siya kinuha. Sa starter relay. Ayan. So, mula dito, pumunta yan dun sa fuse box. Tapos, papunta naman dito sa relay. Ayan. So, yun yung setup natin. Para hindi hassle. Lalo, ito, sa ganitong motor, sobrang sikip. Kaya, pinagaan natin. So, mamaya, kailangan ko na ibalik to. Then, video ang ulit. So, ito yung setup niya pagka may battery na. O, ganyan ka lupit si Rebel 500. So, dito tayo naglagay ng relay. Tapos, ito yung PKE natin. Ayan. So, fit na fit siya. So, ito, nilabas na lang natin to para madali siyang i-access. Pinagpalit na lang natin siya ng pwesto. Ayan. Tapos, testing. So, ito, pag malapit yung sensor, ayan. So, pagka inalog, yun. So, dahil nagtitesting tayo,
Bunot lang muna ECU para iwas check engine. Ayan. Ayan na, open na siya. Then pag off, dito na lang. Yun. Ayos. So, good evening mga ka-smiley. Tapos na yung ating Honda Rebel 500. Ayan. So, ito yung battery natin. So, ito yung ating apat na relay. Nandito yan. So, nilagyan natin cover para sa ulan. Pero, ganyan lang. Then, ito, inibabaw na natin. Then, ito yung ECU ng PKE. Ayan. So, dito naglakbay yung hose niya, yung wiring. Ayan. So, ganito siya. So, nasa ibabaw siya ng chassis. Ayan. Yung sa horn. Ayan. Ganyan. Mini driving light. Tapos sa mini driving light, ito yung laser gun niya with passing yan sa combo light sa horn. Then ito, merong nakaabang na isa pang pang mini driving light. So, ikakabit na lang yan soon. Pagka meron ng MDLC cell. So, bunot muna ECU kasi hindi ko pa binabalik yung tangke. Iwas check engine. Yan sa kabila. Yun. Yan yung horn natin with terminal pin. So, ganyan yung setup. So, dito, sa leeg, doon siya dumaan. Ayan. Tapos, dito sa unahan, meron si Sir kinabit na USB charger. Ito. So, nirewire na natin to. USB lang siya. Then, sa Rebel, meron nakaabang na 2-pin. So, ginamit natin yon para dito na rin sa voltmeter. Ayan. So, gumamit lang tayo dito ng horn bracket. Nilagay lang natin siya dito sa lever. Ayan. As domino. Ngayon, test tayo. Ito yung kanyang PKE. So, pag nagalaw yung motor, ayan. So, mag-activate yung motor. Ayan. So, voltmeter. Ayan. So, ngayon, check engine pa siya kasi sarado pa. So, ayan. So, busina. Ayan. Ayan, with combo lights. Tapos, ito yung kanyang laser gun. Ayan. Okay. So, ayan, ibalik ko na yung tangke. Ayan, so, sukat na sukat yan. So, testing naman tayo ng auto start. Ayan, so, dalawang kidlat. Ayan. So, ang kinaganda dito sa PKE na to, nakakapagbigay ng chance kahit papaano dito sa makapag-boot ang computer box. Hindi katulad sa ibang remote na start agad yung makina. Yun. Diba? So, pwedeng magpainit na agad si Sir.